Ano po masasabi nyo mga ka-hybrid dito po sa aming tanim na C18? Inbred po yan mga ka-hybrid. So tinamaan pa rin ng kulugo, no? O kahit na nag-spray kami ng armure, may kulugo pa rin. Ayan. So ano pong masasabi nyo po dito sa aming tanim, da, kung kami po ba ay tatama dito? Ayan. Ayan po. Ayan po dito. Ayan. Ayan. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, ay finally ay kami po ay mag-harvest na nitong inbreed varieties po. Kung tawagin ay ito po ay itong variety na to ay C18 to mga ka-hybrid. Ay as you can see, nasa likuran ko, ay talagang dilaw na. So nagtanim po kami ng inbreed dahil po ay maganda po yung quality ng aming kinuhang binhi na C18. Pero itong binhi na to matagal na rin to, no? So halos kalimitan kasi, ang dami po kasi nagtatanim ng C18 po rito. At nakita ko yung performance, yung kanyang itsura ngayon ay napakaganda po. At papakita ko po sa inyo yung magiging actual at yung resulta ng aming maaani po rito dito po sa aming tanim na inbreed C18 po mga ka-hybrid. So as you can see, itong ano namin dito, taniman namin ng sitaw. Ayan, oh, maganda. Maganda, parang dadaan ka dyan ng parang prinsipe, tapos mamimitas ka lang dyan. So ayan. So ito, no, yung so ayan. So kung maalala nyo ito mga ka-hybrid, dati ako nag-vlog dito noon ng SL19 for auto, SL8 noong update ko. At matagal ko po itong hindi na-update sa inyo dahil puro hybrid po yung aking mga binablog. So ngayon gusto ko naman po i-share sa inyo yung aming tanim na inbreed, kung ano po ba yung magiging magiging performance ng aming tanim ngayon. So ngayon, at yung mga protocol, at i-reveal ko po sa inyo ngayong araw, mamaya. At ilalagay ko po sa aking description below po yung magiging, yung naging protocol po namin, yung mga in-spray po namin, lahat-lahat na po mga ka-hybrid, para po yung mga makakatulong po at sa gusto pong magtanim ng itong inbreed C18 po yung mga ka-hybrid. At pero medyo sariwa pa, no? Pero ang ano ngayon, puro ang tinatiming po kasi namin dito yung hangin, yung bagyo. Kasi may mga update po tayo sa weather forecast, ay meron na naman po namumuong bagyo. Kaya ngayon po yung pagkakataon, yung pag-harvest mo namin ngayon. So ayan, you can see. At halos dalawa po yung reaper, harvester po ang mag-ano po rito, para po mabilisan. So ano po ang hinihintay nyo mga ka-hybrid? At samahan nyo ako at tingnan natin ngayon yung aming mga harvest. At i-reveal ko po sa inyo yung aming magiging... yung ilan po yung aming mga harvest dito, at makita nyo rin po yung actual na aming pag-harvest, yung po mga ka-hybrid. At syempre yung mga naging cost namin dito, so medyo matagal ko itong hindi nabablog dahil medyo may kalayuan po ito mga ka-hybrid. So gusto ko lang po i-share sa inyo yung inbreed na C18. So tara, let's go! Yan, what's up mga ka-hybrid? At di pa po sinisimulan yung pag-harvest dito po sa aming tanim na C18 po mga ka-hybrid. C18 po mga ka-hybrid. Ayan, at medyo sariwa pa. At ang presyoan po ngayon ay nasa 21-22. Pero ang ano po namin, nasa 21 po ang alok po dito sa aming tanim na C18 po, no? At medyo sariwa po. At palos pangalawa pa lang po kami dito sa lugar na nakapag-harvest na, pangalawa pa lang ito, no? Yung sa gawi dito ay unang ayun doon sa gawi doon, at una po sila naka-harvest na, so pangalawa po dito. So kami pa lang po ang, kasi nauna kami nagpatanim dito kaysa doon sa mga iba dyan. So yan po yung advantage ng maagang pag-harvest at hindi masyado mabagyo. Punta tayo rito ngayon, ano? Tingnan natin yung ganda ng ano po namin, no? Ah, saka dyan, ang ganda.
di ba? Taniman namin ng sitaw. Pagdating dito, tingnan mo, ito na yung actual ng sitin. So halos makapal din. Oh, makapal din ng kanyang mga inuhay. Ayan oh. Ayan siya mga ka-hybrid. So pwede na. Ganda. Halos dikit-dikit ang mga bunga. Ayan mga ka-hybrid. Ayan o mga ka-hybrid. At alas 9 pasado na mga ka-hybrid ay mag-start na po kami mag-harvest dito. C18 inbred po mga ka-hybrid. Ayan. As you can see, medyo sariwa pa. So, hindi pa po sinisimula ng pag-harvest. Ayan po mga ka-hybrid. Ganda. Yan tabi namin na yan, SL22 mga ka-hybrid, titignan natin yan, no? Hindi pa masyadong matigas yung kanyang butil, no? Tignan natin yung kanyang uhay mamaya. Yan mga ka-hybrid. So dito, sa side, ang ganda talaga, ito yung ano namin, ang ganda. Oh. Sariwa pa mga ka-hybrid, no? So pwede na. So 21 eh, ginawa nila ng 21. Oh, ganda. Hindi pa nag-i-start. Tignan natin. Tignan natin yung ano nila, start ng pag-harvest. So tignan muna natin, silipin natin ngayon yung kanyang mga binutil. Ayan oh. Dalawang harvester po yan mga kaibrid, pupunta tayo doon. Ayan. Atras tayo at medyo tayo ay matadali. Ayan. Ayan na po. Para sa unang ikot. Ayan mga ka-hybrid. Harvester 688Q. Ito po yung ano yan? Anong harvester? Ginamit. Ito yung ginamit namin sa 4-auto nun eh. Malinis po ang ano yan. PRO 688Q. Ayan. Start na mga ka-hybrid. Ayan o. Ayan na, start na. Ayan, siya nga po pala mga ka-hybrid. At i-update ko lamang po kayo dito po sa aming actual na pag-harvest. Kung ilang araw po ito. So day 80 po, sinakto na po naming day 80. Itong aming tanim na C18 inbred variety. At sinakto na po namin day 80 kasi ayaw na pong paabutin ng day 85 at nahirapan ah. Hindi ka na yata yung ano, harvester mga ka-hybrid. Ayan na. Hindi naman kailangan mga ka-hybrid ng diretso ang ano, kailangan din magpahinga ng harvester para yung makina maganda yung ano niya kuha doon sa mga putil. Yung harvester na ganyan, PRO 688Q, mas malinis ang ano yan kumpara dun sa isa, yung DC70. Yan mga ka-hybrid. So yan, update ko po kayo mga ka-hybrid at silipin muna natin tong ano, yung iba. Ayan o. Oh. Yan mga ka-hybrid o. Oh. Sulyapan ko lang kayo dito sa C10 na inbreed. So 2150 ang kuha po dito po sa aming inbreed variety C10. Ayan. As you can see. Ayan o. So ano po masasabi nyo mga ka-hybrid dito po sa aming tanim na C10. Ayan. Kung kayo po ay naka-experience
So talagang may tama din, no? Ayan, katulad nito, no? Ayan. Stem borer. Talagang ginamitan na namin ng armory yan, ha? Pero tingnan mo, maano talaga yung mga insekto. Mga uod. Ayan, mga ka-hybrid, oh. So, hindi pa po tapos. 1 hectare inbreed varieties, sitin. So, comment below, mga ka-hybrid. Para po sa inyong kung gusto niyo po kayo mag-try nitong city na inbreed, no? So I suggest subukan niyo rin po, mga ka-hybrid, at talagang napakakapal po ng kanyang inukay. Ayan, oh. Oh. Ayan. Ayan po yung itsura po ng C18 inbreed. Ayan. Dito tayo sa gawi. Makita niyo. Nag-apply kami ng Frontier, pero may mga damo pa rin talaga, hindi kaya. Ayan, may nahalong hybrid, oh. Siguro ito yung SL19 na tayo, tanim namin dati. Ayan, SL19 kapal, oh. Ayan, oh. Oh, oh. Ayan pa. Start pa doon. Kahapon medyo maangin, medyo may dumapa konti. Medyo hindi katangkaran nitong city na 'to. Ayan. Oh. Ano ba masasabi niyo, mga ka-hybrid? At mamaya i-update ko po kayo kung makakailan nga po kami rito sa inbreed na city at yung doon muna tayo sa harvest, kung ilan po kami na, kung ilan po yung na-harvest, tapos next vlog natin yung kung ilang yung kita natin, no? Kung ilan po yung aming kikitain dito. So yan, mga ka-hybrid, at konting update ko lang po kayo rito, dito po sa aming tanim na C18. The harvest time na. Yan. Presyo 21.50 per kilo. Yan, mga ka-hybrid. Best timing ngayon, mag alas 10 na. Ayan, talagang maganda ang timing namin, hindi maulan. Ayan, so isang ayan, tingnan natin ulit. Ayan, oh. Oh, ayan, isang sulya pa, mga ka-hybrid, oh. Ayan. So paki-comment, mga ka-hybrid, sa mga gusto mag tanong kung ano po yung maging naging protocol namin dito. No? Ta, i-reveal ko po sa inyo yung naging protocol. Ay, lalagay ko po dyan sa description below sa mga nagtatanong, at may mga nagtatanong pa. So ano po yung ano gusto nyo po malaman, ilalagay ko po yan sa description below ko. At doon din nyo po titignan yung aking amin na naging protocol dito, at ilalagay ko po lahat doon para po magtatanong kayo doon sa akin sa comment. Tingnan nyo lang po doon sa description below ko. Yun po, mga ka-hybrid. At sa magandang umaga po muli. At yan muna sa ngayon, at mamaya papakita ko sa inyo at sasabihin ko po sa inyo yung aming naging na-harvest dito po sa aming tanim na inbreed varieties. Ayan, sitin. Ito po ay binili po namin sa Agri Supply, hindi po sa DA ito, no? So ayan, so ayan lang, isang sulyap pa. Yung isa, ayun, iikutin pa. Dahil lang po. Magandang araw muli. God bless.